Hi guys, ako si Teacher Lexter and welcome back to Teacher Lexter's Math Class Channel. Marunong ka bang mag-round ng whole numbers? Kung marunong ka, halika't samahan mo ako sa panibagong topic na ito, all about rounding decimal numbers. Good day everyone. Last time we have tackled all about reading and writing decimal numbers. Today we are going to discuss all about rounding decimal numbers to the nearest hundreds and thousands place. Ikaw ba ay nakaranas ng magtabi ng pera sa bangko o yung tinatawag nating savings? Pag nasa bangko kasi ang pera natin, meron itong tinatawag na interest o yung tubo. Okay? O kaya nadadagdagan yung ating pera. Pero pag sa bahay mo tinabi ang iyong pera, wala pong tubo. Kasi madalas nagagastos pa natin ito at nauubos. So napakaganda rin na meron tayong savings sa bangko para nang sa ganun, pag may mga pangangailangan talaga tayong matindi, ay dito natin maring makuha ang ating pera. Okay po? So, here we have our presentation. Mrs. Erlagan has a total deposit of 58,766 pesos and 25 centavos. The annual interest at 3% simple interest is 1,522 pesos and 9,875 centavos. Round of interest the nearest hundreds and thousands place. So, dito po, makikita natin na meron tayong problem about Mrs. Erlagan na nag-deposit ng pera amounting to 50,766 pesos and 25 centavos. Ngayon, mayroon tong interest na sa annual na 1,522 pesos and 9,875 10,000 centavos. Ang tanong dito is, ira-round off daw natin ito sa nearest hundreds and thousands place. Tama po ba? So, bago natin i-round off, alamin muna natin yung mga place value nito. So, sa una, we have the hundreds place. So, mapapansin nyo dito sa atin, ito na yung number natin. Ano po yung may guhit, yung number 8? Ano pong place value ng 8? Ito po ay nasa hundreds place. Tama po ba? Okay, so in rounding of decimal numbers, it is the same rule with rounding of whole numbers. So mapapansin nyo dito, ang katabi ng 8 is 7. Okay, pagka ang katabi po ng rounding number natin o yung may guhit na number natin is 5, 6, 7, 8, or 9 or 5 above, this means that we are going to add 1. Okay po, we are going to add 1 to the rounding number. Pero kung ang katabi niya po ay 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, we are just going to retain or copy the number itself. Maliwanag po ba? So, alamin po natin. Makikita natin dito, ang ating may guhit na number is 8 at ang katabi niya is 7. Okay, dahil po ang katabi niya dito ay 7, ito po yung 7 nating katabi, yung sinasabi ko, okay? Yan po yung number 7 natin. Kung 7 po ang katabi niya, we are going to add 1 dun po sa rounding number. Dito po tayo mag-a-add ng 1. So, we are going to have plus 1 dito po. So, mapapansin nyo dito, we have here 1 plus 8, this becomes 9. Kaya po ang sagot na natin dito, we have 1,522 pesos and 99 centavos. Ito po yun. 1,522 pesos and 99 centavos. Maliwanag po ba? Okay, let us proceed to the next one. We have the nearest thousands place. Mapapansin nyo dito, sa nearest thousands place natin, ang katabi ng 7 natin, ito po yung 7, which is tens, 100, thousands, nasa thousands place, ang katabi po niya is number 5. So, kung number 5 ang katabi niya, meaning to say, we are going again to add 1. Saan po tayo mag-a-add ng 1 na? So, dito po, kung ang katabi niya ay 5, ito pong 5 na ito, dito po tayo mag-a-add ng 1 sa 7. So, plus 1. Palagi po tayong mag-a-add ng 1 dun sa rounding number. Depende kung yan po ay round up. Okay po? So, dahil po rounding up yan, so we are going to add 1. So, our number now is
1,522 pesos and 988 thousandths centavos. Maliwanag po ba? So, nag-add tayo ng 1. 1 plus 7 is equal to 8. Ito na po yung number natin. Maliwanag po ba ang ating problem opener? Sana po naintindihan po natin ito. And now, let us proceed to our think and understand. So, we have here the rule. Rule number 1, rounding down. If the number at the right side of the digit to be rounded is 0, 1, 2, 3, 4, copy the number or retain the number. Ibig sabihin nito, kung mas mababa sa 5, copyin lang po natin yung number na yon. Mananatili lang po siya. Okay po? Sa rule number 2 naman, rounding up. If the number at the right side of the digit to be rounded is 5, 6, 7, 8, or 9, add 1 or plus 1 to the rounding number. Maliwanag po yun. So, let us have here the examples. Okay, the first one is we have the given number, then the numbers in the hundreds place to be rounded, then the numbers in the thousands place to be rounded. Okay po? So, let us have example number 1. Here, we have 3,628 ten thousandths. Mapapansin po natin dito, lahat may guhit na ng nasa hundreds place. Dito rin, may guhit na lahat ng number na nasa thousands place. Okay po? So, dahil 6 ito, ang katabi niya is 2. Nakikita niyo po itong number 2 na yan. So, lagyan po natin ng highlights para makita po natin yung number 2. Ito po yung number 2 natin. Yan, number 2. Dahil 2 po yan, kung 2 po ito, ibig sabihin po nito, we are just going to copy. Ito po, we are just going to copy or retain the number dahil 2 po ang nandito. Okay, so copyin lang natin yung 3 at 6. So, we have 36 hundredths. Yan na po yung sagot natin, 4 hundredths place. What about, sir, sa thousands place? Okay, ang number na may guhit dito is 2. So, ang katabi niya is 8. Tama po ba? Kung 8 po ang katabi niya, meaning to say we are going to round up. Okay, so mag-a-add tayo ng 1 plus 1. Sir, saan po kami mag-a-add ng 1? Dito po sa may guhit, sa rounding number natin, which is 2. So, 1 plus 2, ito po, 1 plus 2 equals 3. Ito na po yun. So, 1 plus 2 equals 3. So, the answer now is 363,000. So, maliwanag po ba ang ating example number 1? Let us proceed now to example number 2. Okay, in our example number 2, we have here 28. Okay, we have 28,539 hundred thousands. Okay, hundred thousands. So, alamin natin yung number na may guhit dito, which is 8. Ang katabi niya po ay 5. Dahil ang katabi niya po ay 5, ito po yung 5. Magkakaroon tayo ng plus 1. Saan po ulit tayo magpa-plus 1? Dun po sa may guhit. Okay, sa may guhit po. So, ang may guhit po natin ay 8. So, 1 plus 8 equals 9. Ito po yun. So, 1 plus 8 equals 9. So, the answer now is 29 hundredths. Okay? 4 thousandths place. Okay, mapapansin mo dito, na 3 na yung katabi niya. Tama po ba? Ang may guhit is 5, 3. Dahil po ito ay 3, we are going to round down. That means we are just going to copy. Copy lang po natin yung 2, 8, 5. Kinopya po natin. 2, 8, 5. So, the answer here is 285 thousandths. Okay? Maliwanag po ba ang ating example number 2? Let us proceed now with our example number 3. We have 65 and 3,509 ten thousandths. Okay, ang katabi po dito ng 5 na may guhit is 0. Dahil 0 po ito, ito po yon. We're just going to copy. Copy natin yung 65.35. Ito po yon. 65.35 65 and 35 hundredths. Maliwanag po ba? Kinopy lang natin. Okay, 4,000 place. Ang may guhit ay 0, which is the thousands place. Ano po ang katabi ng 0? Ang katabi po ng 0 is 9. Tama po ba? Dahil 9 po ang katabi niya, ano po mangyayari, sir? Siyempre, kung 9 yan, we are going to add 1. Saan po tayo mag-a-add ng 1? Sa may guhit. Ano po yung number may guhit? 0. So, 1 plus 0 equals 1. Tama po ba? So, kopya uli natin. 65.351. Ito po yun. 1 plus 0 equals 1. So, we have 65 and 351 thousandths. Okay po. For example number 4, we have here 572 and 5,378 ten thousandths. Okay. Ang may guhit natin is 3. Ano po ang katabi ng 3? 7.
Dahil 7 siya, we are going to add 1. Mag-add tayo ng 1 dun kay 3. So 1 plus 3 equals 4. Ito na 'yon. So copy natin 572.54. Okay, hindi na po 0.53 kasi nag-add po tayo ng 1. 3 plus 1 equals 4. So 572.54. Okay? 4,000th place. We have 572. Tingnan po natin. Ang may guhit ay 7. Tapos, ang katabi ng 7 is 8. Ito po yung 8. Maliwanag po ba? Ito, 8 yan eh. Okay. So, dahil 8 yan, plus 1 tayo. Saan tayo mag-a-add ng 1? Kay 7. Maliwanag po ba? So, 1 plus 7 equals 8. Ito po yun. So, copy ulit. 572.538 na po. Hindi na po 537 kasi nag-add tayo ng 1. Okay po? Maliwanag po ba ang ating sagot for number 4? This one is 572.538,000. Okay? For our last example, number 5, we have here 851.49,521,000. Okay? So, alamin po natin ang may guhit dito. Ang may guhit po dito ay 9. Tama po ba? 9. Tapos, ang katabi ng 9 is 5. Tama po? Okay, ang katabi ng 9 is 5. So, mapapansin mo dito, pag nag-add ka ngayon ng 1 kay 9, 1 plus 9 equals 0. Sir, kailangan pa ba nating isulat yung 0? Hindi na po kailangan. So, saan ka na mag-a-add ngayon? Dito na tayo sa 4. Okay? So, 1 plus 4, di ba magkikera yun? Equals 5. So, ang ating sagot natin ngayon is 851.5. Hindi na po hundreds. Kasi po dito, 0 na po ang kasama. Hindi na po natin sinulat. Pag sinulat po natin yan, that is 851.50. Ang 851.50 ay parehas po ng 851.5. Maliwanag po sana ang ating example number 5 dito. So, what about thousands place, sir? Dahil nasa thousands place tayo, ang katabi ng 5 is 2. So, anong gagawin natin? So, kukopyahin lang po natin dito. So, we have this number, 851,495,000. So, that is our final answer. So, maraming salamat. Sana po naintindihan niyo po ang ating think and understand. Okay po? And now for our smart ideas. Rounding a decimal number is a technique used to estimate or approximate values. To round decimal numbers, locate the position of the digit to be rounded. If the key digit or the digit to the right of the digit to be rounded is 5 or greater, round the digit up. So, dito yung plus 1 natin. Otherwise, the digit stays the same. So, kung less than 5, kukopyahin lang natin or i-retain. Ito po yung mga ginawa natin kanina, all about smart ideas. Sana po maliwanag sa inyo ito. And for our math activity this day, so we are going to round the following to the indicated place value. So we have here the nearest place value. We have the tens, hundreds, thousands, hundred, thousands. Okay po? So we have the given. Okay, we have the given number. Then your answer here. So sana po masagutan natin ito ng tama. Huwag na huwag kalimutan kung nahihirapan, palaging magtanong sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, o sa inyong mga teachers. Nandito lang kami palagi sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Sana po marami kayo natutunan sa araw na ito. At huwag na huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Shout out sa lahat ng mga classmate ko nung elementary days, kay Elaine, kay Syra, kay Gigi, kay Rolando, kay Joanna, kay Lindy, kay Johnny, kay Joseph, kay Irvin, at sa mga hindi ko nabanggit, kamusta na kayong lahat? Ingat kayo palagi.